basic in Tagalog interpretation. So if that stands for fire detection alarm, so ito yung tutorial ko lang sa inyo guys kung paano mag-acknowledge sa mga alarms regarding dun sa detect yung if that's panel natin dun sa mga alarm system. So ayan guys, so ito guys lalabas ka dito yung user ID number at saka yung password number. So lahat naman kasi guys ng panel is meron yan kanya-kanyang user ID at saka yung password number. So kung sakali mayroon alarm, yung user ID yun ang ilalagay mo dito. Ibutin mo lang kung ano yung number, tapos yung password same din kung ano yung number. So nandito siya. So ito guys is mayroon tayong smoke detector. Yung smoke detector guys is nakadikit to sa ceiling kung saan naka-facing yung installation nila. Tapos ito naman yung manual post station. Ito guys is nakadikit sa mga hallway doon sa mga wall. So ito naman na form structure. Ito yung nag-alarm if ever na mayroon magkwentong manual post station. So ito is mag-alarm pabalik-balik. So ibig sabihin mayroon emergency na alarm o ano man ang nag-i-detect dito sa itas. So ito siya guys yung manual guys. So ito yung panel na i-actual natin guys. Yeah. So itong panel guys is basic lang to guys sa mga information doon sa ating. So sakali guys, itong panel mag-alarm is so, mag-re-read siya dito. Mag-re-read dito. Sabihin, meron siya na dito na fire or smoke dito sa kanyang installation ng panel. So kung sakali mag-alarm, so mag-pula siya dito, ito dito is this guys is magkakaroon ko ng kung dito nakalagay to acknowledge. So try mag-alarm, so acknowledge ka lang guys, tapos lalabas siya dito kung ano nakalagay dito sa diagram niya. Nakalagay yan dito kung mag-acknowledge ka, lalabas siya dito yung user ID number, tapos sa baba password. So for example, lumabas dito yung acknowledge mo, tapos humihingi yan ng user ID. So kung ano yung user ID number ng panel, so i-enter mo lang siya, scroll mo lang pababa kung ano yung nakalagay na password, then okay mo lang siya. Lalabas ka dito kung anong unit ang alarm. So ngayon kung makita mo kung anong unit, so i-rarat mo siya sa Robin para ma-verify doon kung anong nangyari. So after nga ba, bigay mo yung complete information kung anong unit punta na ng Robin yan or kasama yung fire extinguisher. So before ka magpunta kung ano mga unusual dun sa area, dali may nakuwanta dun na unusual dun sa log kung anong na unit na indikit. So kailangan mo yung makatok o makausap ang log sa log ng unit para ma-verify kung ano ang nangyari. So yun, pagkatapos kung sakali man nagkaroon ng kwan o kaya nagluluto lang sila sa loob ng unit, kailangan natin mabuksan yung mga window para sa ganun is makalabas yung uso para hindi siya magpaulit-ulit alarm until na such time na may labas na yung mga uso. Saka naman titigil kung kwan natin. So after na malinis siya guys, pwede mo na siya i-reset, then matatanggal na yung kanya dito, yung kulay pula, pagiging normal na siya. Ever mo na ma-reset mo na siya dito. So yun lang guys, at sana nagustuhan nyo yung mga simple tips lang naman yan guys para sa iglas panel. Thank you, bye bye. Bless you.
pagkin natin guys para mag-on natin. So antay natin guys kung ano yung feedback ng Ruby. Yung unusual din kung normal lang kung hindi naman siya kung na-repeat na po yan sa kanilang simple tips lang guys sa mga beginners how to use radio. So ito guys is radio at ito is channel guys, ito volume. So ito guys, kung tatawag tayo guys, dapat is yung kwan niya is naka-channel doon sa tatawagan natin. Kung anong channel, dapat ikaw sim din yung channel mo. Tapos kung na-radio tayo guys, so pindutin lang natin itong dito ang gilid. I-press mo lang siya, then mag-translate your message kung ano yung i-message mo. Tapos bitawan mo siya dito kung tapos na magsalita para makapasok yung message na incoming para sa'yo. So guys, ito is very simple lang to guys sa mga beginners. Thank you at sana nagustuhan nyo yung mga simple tips lang sa radio. See you for the next video. Thank you. Bye-bye.